tinamaan ako ng magaling. Papunta na ako sa doktor. Masama talaga. Dahan-dahanin ko lang lakad. Positive! Positive nga. May time na parang pagising mo, malakas ka na. May time naman na parang panghina ka. And this is my COVID story. Ciao, Corona! Alright, alright, alright. Hello, Lady Sense. Welcome back to my channel. My name is Lady, and this is my COVID story. So, tama po ang inyong nabasa. Tinamaan po tayo ng magaling. I got tested positive last 28th of January. Where should I start? Saan ko ba sisimulan? January 22 Friday, yung asawa ko nagkaroon ng lagnat. Hindi ko naman agad naisip na it can be COVID or something. Basta nilagnat lang siya, tapos yung lagnat niya kasi tumaas until 39.4. Nag-chill siya, magkatabi pa rin kaming matulog. Pinupunasan ko siya ng basang towel para bumaba yung kanyang lagnat. So, Friday yon. Hanggang umabot ng Monday, nilalagnat pa rin siya. Then, nagpunta na siya sa doktor. And then, nag-test siya ng COVID. And then, the next day, nalaman namin na positive na siya nun. Pero after niya pumunta sa doktor, naghiwalay na kami ng bed. Pinalitan ko lahat ng kubrekama. Nandun siya sa living room, ako nandito sa bedroom. Tapos, every time nalalabas kami, nakamask kami. Nung Tuesday that night, doon na ako lumabas yung symptoms ko. Parang nung nalaman ko na positive siya, parang nag-start mga tiyong lalamunan ko. Hindi ko alam kung... May parang lalo na trigger. Hindi ko alam kung bakit ganun. And then, pero may kasama kasing sakit ng ulo. Yun yung una kong symptoms. Sobrang sakit ng ulo. Yung hindi naman ako nag-headache normally kasi wala naman akong ulo. Char! I mean, dito, masakit dito. Sabi ko, wala, ano kayong gagawin ko? Wala naman akong... Wala na magagawa dito na. Sabi ko, i-ano ko na lang, i-vlog ko na lang tong ano na to, journey na to. Alam ko rin namang malalampasan ko eh. Kung mag-negative man, eh, di good ka ako. So, sinimulan ko siya nung ano, Wednesday na. Nung sobrang sama ng pakiramdam ko. Papakita ko sa inyo yung videos, yung mga kuha ko na video clips. Nung kasagsagan ng aking COVID. Good morning. Kung ito na yun. Nakaramdaman ko na. Sakit ng ulo ko simula kahapon. Meron akong umuti. Tapos nagising ako ng alas 3. Sobrang sakit ng ulo ko dito. Sintido. Papunta ko ngayon sa clinic para magpa-test. Ang corona. Mukhang tinamaan ako ng magaling. Sakit na ulo ko dito. Kasi, ano ba ngayon araw? Merkules. Last Friday, dilagnat yung si Hayo. Tapos, ako yung nag-alaga. Tapos, tinest siya nung after 3 days. Nag-positive siya sa COVID. So, naghiwalay na kami ng hayaan. Mga ilang araw na. Doon siya sa kabilang kwarto. Ako dito, sa kwarto. Tapos, nung nalaman namin na positive siya, parang na-trigger yung lalamunan ko, parang biglang nangati. Tapos, nag-start yung sakit ng ulo ko kahapon. Nagising nga ako eh. Alas 3, madaling araw. Tapos, medyo mainit, pero 37.7, hindi naman tumaas pa dun. So, ngayon, magpapatest din ako. Today is today. Kung ano nga ba ito. Pero malamang sa malamang eh nakadali rin ang corona. Papunta na ako sa doktor. Nag-snow pa naman. Masama talaga. Dahan-dahanin ko lang lakad. Baka bumigay. Ayan. Mahirap magsakit sa abroad. Hindi, mahirap din naman kahit saan. Basta may magkasakit.
Though no hope is left in me, I can see what comes my way, and I'm always lost. There's nowhere else to go. All I do is fall. Feels like I can make it more than I could bear. Giving up is all that I can. Galing ako sa doktor after 2 hours. Tsaka natapos. So, last month kasi nagpa-test din ako sa COVID. Kasi yung katabi ko sa school, nag-positive. So, itest din ako. Hindi naman masakit yung pagka-test sa akin noon. Parang hagihan ang lumapat sa ilong ko. Aba, ngayon, pinakadul-dul-dul-dul. Malamang positive pag gayon. Talagang pinaka-ikot-ikot sa bibig muna. Tapos tsaka sa ilong, magkabilang butas. Ayan, nag-snow pa naman. Pero masama ang pakiramdam ko. Ay, bahala na. Ayan, so nakapagpahinga na ako. Kanina kasi masakit yung mga binti ko, yung parang muscle sa binti, tapos masakit yung ulo ko. Tapos uminom ako ng paracetamol. Yan naman. Medyo nawala na may sakit. Tsaka yung ulo, hindi na ganun kasakit. So bukas ko malalaman yung resulta. Pero malakas ang kutob ko. Malamang sa malamang talaga. Kasi hindi naman ako nagkakasakit ng ganito eh. Eh ngayon, bigla-bigla. So hindi siya normal. Himala na lang kung mag-negative. Talaga namang... Pero kung negative man ako, tapos may kasama naman akong positive dito, edi may, parang mahirap din. So parehas na lang kami positive siguro. Hindi ko alam. Naisip ko lang, paano pa kaya yung mga nasa intensive unit? Yun talaga nahirapan kami nga. Buti na lang to, mild. Mild symptoms. Ayan, so ito yung mga gamot. Vitamin C, vitamin D, 3, paracetamol, tsaka pang ubo. Ayan, nung may sakit ako, siya yung dinadala ko ng pagkain. Ngayong magaling na siya, ako naman ang dinadala ng pagkain. Ayan, good morning. Wala na naman ako sakit ng ulo pero may ubo pa rin. Ngayon, i-check ko na yung result. Tingnan natin. Ayan na, hayo. Wala pang result. Pinakabalang ako eh. Walang eh. Ayan, medyo pa rin. May ubo pa rin ako ngayon. Halata naman sa boses ko. Pero dry siya yung wala siyang plema. Ngayon, magte-taste test tayo. Tsaka, smell test. Kung nakakalasa pa ba. Kumain naman ako ng orange kanina, nalasahan ko naman. Pero yung cinnamon bread, parang hindi ko masyadong nalasahan. So, try ako ngayon ng lemon. Ow! Sa mata. Maasim ba? O alam ko lang na maasim siya. Wait, isa pa. Mukhang wala ata akong panlasa. Hindi pa sure. Wait. Parang alam kong maasim, pero hindi ako naasiman. Wala ata akong panlasa. Kasi hindi normal na hindi ako nangangasim eh, pag kumain ako ng lemon. Isa pa nga, parang hindi ako maniwala.
Wala, ubos ko na eh. Hindi ko talaga maasiman. Vitamin C. Hindi ko malasahan. I mean, hindi ako nang asiman. Try ko kumain ito. Chocolate, kung malalasahan ko ba. Nalalasahan ko ng konting biskuit. Pero hindi siya ganun kalasa. O yung crunch lang ng biskuit yung naaano ko. Nasisense ko. Hindi ko alam. Yung lutong lang niya. Chocolate, hindi masyado. So, ilan na to sa mga sinyales? So, nagkaroon ako ng headache. Tapos nga ito ubo. Tapos itong panlasa, parang hindi ko masyadong nalalasahan. Pero may appetite. May appetite pa rin naman ako kumain. Ngayon, test natin itong pabango. Amoy natin. Meron. May naamoy pa naman ako. Isa pa. Iba naman. Ah, meron pa. May pang-amoy pa kasi naamoy ko pa yung pinagkaiba eh. Yun lang panlasa ang hindi. Kaunting ubo COVID, kaunting lagnat COVID. So, hindi ko pa alam kung ano yung result. Malalaman natin mayam. Ayan, gumawa ako ng salabat. May honey, luya, at kamote. Ang weird lang kasi itong cheese nalalasahan ko. Itong Lay's. The bagels. Parang, uy, nawala. O, dahil alam ko lang yung flavor niya. Kaya, pag kinain ko, parang na-imagine ko kung ano yung flavor niya. Pero hindi ko talaga nalalasahan. Ano ba talaga? Basta. Masarap naman. Hindi naman siguro nawala total yung panlasa. Yung parang ano lang. Malapit na. Papunta na dun. O, dahil lang may ubo sipon. May ubo. Kaya talagang parang humina yung panlasa. Hindi natin alam. Eh, ito yung papel, oh. Diyan ko kukunin yung ano. Yung code. Tapos i-type ko. Parang lalabas na kaagad. Oo. Tingnan natin kung may lalabas. Tapos ilagay mo yung birthday. Ay, positive. Patay. Wala pa, oh. Wala pa rin? Nakalagay, oo. Wala pa daw yung, hindi pa available yung result. Ikaw. Oh, ayan oh. Say hi to my vlog. Ha? Say hi to my vlog. Hi. Hi, Gobi. Hi, Gobi girl. Captain Morgan, day 2 na ito after nung test. Kagabi, sobrang pawisan ako ha. Nagising ako sa pawis, yung pawis sa pawis yung likod ko. So, nagpalit pa ako ng t-shirt. Tapos, parang may kumikirot sa mga tuhod ko o siko. Basta, minsan-minsan lang. Yung parang pag sa siko muna, mapapagalaw kang ganun. Hindi ko nga alam. Kung walang COVID, baka mapagbintangan pang kulam. Parang ano siya, tuturok lang na ganun. Basta, tapos panghina. Ewan ko. Eh, wala pa nga rin result. So, ngayon, iti-check ko. Sabi kasi naman, 3 to 5 days. Pero bakit naman yung kay Hayo? Nandiyan agad yung result. Eh, baka naman awa ng Diyos, negative yung akin kasi wala pang result. Iti-check ko ulit ngayon. Hello? Result P. Positive. Sabi ko na eh. Ayun, nakalagay oh. Result.
therapy. Tama nga ang lumabas sa tawas. Positive nga. Kasi kung may symptoms ako tapos negative, eh, parang imposible naman ata yun. Pero at least med lang naman. Makakapahipay nga. Pati dalawa kami dito positive. Mahirap naman kung negative siya. Ay, kung positive siya, tapos ako negative, tapos ikot-ikot din ako sa bahay. Okay na yun, at least dalawa kami. In sickness and in health. Pero wala pang tumatawag ngayon ano sa akin. Na doktor. So, tinignan ako lang nga dun sa app. Magkocontact tracing ka siguro. Iwan ko ba alam na. Isisend ko sa group namin yung result. Sa family group. Sa Pinas. Mag-i-steam tayo ngayon ng buong katawan. Kailangan natin magpakulo ng tubig. 3 kutsarang asin. Gabi na naman. Ganun lang araw. Pag-ising, kain, pahinga, kuting-kot-kot, inom ng gamot, kain. Tapos gabi na naman. Pagod ako mag, tiklop ng ilaban. Siyempre, kailangan gumalaw-galaw pa rin. Kaya ito, nandito pa sa tabi ko. Hindi ko pa maaaro. Pahinga muna ako. Nandito pa sa gilid ko yung mga pinag, ako ng damit. Mga medyas. Ayan, hindi ko pa maasikaso. Kasi mabilis mapagod. Kaunting galaw, parang nang lalambot. Kasi nga, pahinga nga dapat eh. Hindi naman pwede talaga ng pahinga. Kailangan, ka rin. Hindi ko naman pwedeng utusan yung mga damit na tumiklop ng kanila. So, ayan. Tulog na naman. Day 3 after ng symptoms. Medyo okay naman yung pakiramdam ko. Tuwing sa gabi lang, nagkakaroon ako ng pawis. Pinapawisan ako. Yung pawis na buo-buo sa likod. So, nagpapalit agad ako ng damit pag pawis na pawis. Baka kasi matuyuan, maging pulmonya. So, it's dinner time. Itong pagkain namin. Ayan. Green noodles, tapos broccoli, tsaka schnitzel. Turkey. Actually, hindi naman talaga ako makalasa. Pero, ganun pa man, kailangan ko kumain. Kailangan ko lang... Okay, na-enjoy ko rin naman yung pagkain. Wala nga lang lasa, ang nguya lang ng nguya. Yung pang-amoy ko, medyo hindi na rin makaamoy. Kaya naligo na ako. Char! Sige na. Bukas na lang ulit siguro, or sa isang araw. Today is day 5 after ng first symptoms ko. I feel better compare nung mga nakaraang araw. Nakapag na rin ako, galaw-galaw sa kusina, nakapag laba, ganyan. Pero, konti na lang yung pawis sa likod. Kasi tuwing gabi, yun yung na-observahan. Na ganun din daw si Hayon, night sweat. Eh ngayon, konti na lang. Feeling ko pag nawala na yun, magaling na. Totally. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Comment down below kung bakit may night sweat. Kung connected ba siya sa COVID or something. I don't know. Nag-breakfast na kami together kanina. Pero magkahiwalay pa rin kami ng room. Mas komportable din naman para at least parehas kaming may katahimikan. Pero, may ubo pa rin ako ng kaunti. Tapos, kagabi, medyo barado yung ilong ko. Pero nakakahinga pa naman ng ayos. So, ngayon medyo lang dito, parang gumuguhit. Pero bearable naman yung
pain. Ngayon nararamdaman ko ng aking ano, recovery. Mabilis din naman, salamat sa Diyos. Ayan, so inom ako ng aking vitamin C. wala akong palasa, pero yung pang-amoy ko konting-konti na lang. Wala. So today is day 6. Dumating yung aming order. Order ng mga groceries. Ayan, in order namin sa Ravy. Dinilabor sa may pinto. Day 6 pa rin. Gabi na naman. Minsan may times na ano, parang nangihina ka sa gabi. Mostly sa gabi, masama ang pakaramdam mo. Pero first time ko kanina sa namatulog, nagnap ako ng mga half hour. Pero normally, hindi naman ako nagnanap nga para makatulog din agad. Ewan ko. Napagod siguro, no? Tapos, nagluto ako ng kanin tsaka ng chicken. Dahil wala naman akong palasa. Parang wala akong gano'ng kumain. So, ang pagkain ko lang ngayon. Ito, kaki. Ano man tawag dyan sa English? Tsaka apple. Gusto ko kasi itong apple. Kahit hindi ko nalalasahan maano siya. Malutong. Tsaka yogurt. Yan. Tsaka tea. Bukas na ulit. Ayan, day 7 na. May time na parang pagising mo, malakas ka na. May time naman na parang panghina ka. So, pagkagising ko, okay naman yung pakaramdam ko. Naalala ko na naginip pa nga ako ng sinangag, kaya sabi ko magsasangag ako ng kanin. Eh, hindi ko nga natapos yung sinangag. Nagagayat pa lang ako. Nakaramdam ako ng hilo. Yung parang malamig sa ulo. Hindi ko na tinapos. Sabi ko mamaya na lang. Yun ang kainin pag okay na ako. Ngayon nagagawa si Hayo ng pancake. Yun na lang kakainin namin muna. Ewan, hanggang kailan ganito? Paano kung after quarantine? Pasundot-sundot pa rin. Isa naman paggabi. Yung parang doon din sasama ang pakiramdam mo. Hindi mo rin talaga masabi. Tapos nga, sakit ng labi ko. Inom naman ako na inom ng tubig. Ewan ko nga. Kakulang pa rin. Today is February 7, my last day of quarantine. Since I got tested positive for corona. Hindi ko alam kung itetest pa kami o hindi na, pero mas ma-okay na naman yung pakiramdam namin ngayon. So, ang mga naging symptoms ko, magkaiba kami kasi ng symptoms ng asawa ko kay Hayo kasi nilagnat lang siya tapos konting ubo. Ako kasi, nawalan ako ng palasa, sumakit yung ulo. So, yung ubo, kaya ko pa yung walang panlasa eh, pero yung ubo parang nahirapan akong minsan huminga, ganun. Tapos, yung pang-amoy medyo nabawasan din, pero nakakaamoy pa rin. Tapos, yung madaling mapagod. Tapos, sumasakit yung mga kalamnan. Mga parang pumipitik-pitik. Lalo na nung pinakaunang, ano, tinaas ko yung paa ko, parang hindi ko maintindihan yung sakit. Pero bearable naman, tapos patusok-tusok lang. Pero hindi siya normal na kumikirot-kirot. Nahihilo, ayan. Tapos sobrang, ano ka, feeling weak. Yung tipong magtiklop lang damit nang nalambot ako. Ganun. Akala ko nga marami akong magagawa. Sabi ko, quarantine ako ng 10 days or more. So marami akong magagawa. Makakapagtahi ako, makakapag-declutter ako ng aking closet. Pero hindi ko lahat yung nagawa. Kasi hindi kaya ng katawan eh. So, nagpahinga lang din talaga ako. So, ano ba yung feeling ng mawala ng panlasa? In my case kasi, ganado pa rin ako kumain kahit wala akong panlasa. Ang hindi ko lang talaga makain yung porridge kasi para siyang dyaryo yung texture niya. I think depende sa texture ng pagkain. Kaya I prefer yung food na mga crunchy, yung may mga iba't ibang texture, pero yung parang basa lang na something. Hindi ko kayang kainin. I think sa aking na-obserbahan, sa aking pakiramdam, kahit hindi ko alam yung lasa ng pagkain, siguro yung memory natin, nakasave pa doon sa memory natin kung ano yung lasa ng certain food na ito. Kasi for example, pag kumain ako ng, ano ba kinain ko?
pag kumain ako ng chili con carne, for example, yung chili con carne, yun yung isa, ang dami ko nakain nun, tsaka rice. Hindi ko natitikma yung lasa, pero parang tuwing every time nakakainin ko siya, yung memory ko, alam kung ano yung ano lasa nung pagkain. Ewan ko, if it makes sense. Basta ganun. Ganun yung feeling ko, kaya marami pa rin ako kumain. Lalo na kung mainit naman yung food, okay na rin. So yung iba, nawawalang gana kumain, pero kain lang ng kain kasi kailangan nating lumakas. Pero hindi ko akalain na 2021 ako tatamaan ng COVID kasi iniisip ko, kung tatamaan ako ng COVID, sana noong pang 2020, nung mas madalas akong gumala. Hindi rin natin masasabi, hindi rin natin talaga alam kung saan natin ito makukuha, kung sa grocery, sa kapitbahay, something. Pero ako naman kasi, iba naman yung case ko kasi nakuha ko siya sa asawa ko. Yung asawa ko, hindi ko alam kung saan niya nakuha. Hindi na natin alam kung saan. Actually, hindi naman natin dapat sisihin yung mga bagay na ganun kasi hindi naman natin talaga nakikita yung virus. So kahit anong pag-iingat natin, kung tatamaan ka talaga. Uff, ano bang naramdaman ko pa? Actually, yung feeling ko nung una, nung mas masama yung pakiramdam ko nung binalita ng doktor kay Hayo na siya yung may COVID eh. Nalulungkot ako makita ko siya na ganun. Pero natuwa naman ako kung paano niya i-handle yun din yung sitwasyon. Naging literal na positibo pa rin nga. So, isip na yun. Sige, yayaan mo na. COVID lang naman. I mean, maswerte kami kasi mild lang yung tumama sa amin. Pero yung sa iba na talagang hindi makahinga, yung may mga complicated na sakit na tapos natama ng COVID, for sure, mas ibang level yung pinagdadaanan nila. Pero expected ko na rin naman na positive ako kasi sabi ng doktor sa asawa ko, malamang daw na positive ako. So, pati inubo ako dahil nung talagang ubong-ubo, yung tunog COVID siya, kaya talagang, nako, positive ito. Nakadali tayo. Ayun, sa awa ng Diyos, akala ko nga mahirapan akong huminga yung sobra, yun ang kinakatakot ko eh. Minsan maiisip ko sa gabi, parang hindi ko alam kung naiisip ko lang siya or nangyayari na parang nahirapan akong huminga. Mostly sa gabi. Pero nagpapasalamat naman ako sa Diyos kasi mild lang yung tumama sa amin, pati ano naman, nalampasan naman. Pati wala na kami masyadong nahawa na iba. Yun din yung isa dun. Na kami pa yung magiging dahilan ng pagka-COVID nila. Kaya, thank you Lord. So, ayan. Ayun lang, papasalamat ako sa Diyos. At buhay pa naman after ng COVID. Kahit pasabihin ko na magdoble ingat kayo. Feeling ko kung tatamaan ka. Pero magdobling ingat ka pa rin. Dahil nga ito na nga yung last day ko ng quarantine. Meron akong lakas na mag-makeup. Dati wala talaga, girl. Sobrang panghina, pero ngayon. At starting Monday, back to online schooling na rin ako. Nagpapasalamat ako sa mga kaibigan at sa pamilya ko na nagdasal para sa amin. Konti lang naman yung pinagsabihan ko rin yung mga malalapit lang din sa akin. So, alam ko naman na malalampasan namin. Nagpapasalamat ako sa mga kaibigan ko dito sa Germany na nagpadala ng pagkain o ng mga goods or something. Ayan, napaka-thoughtful. Hindi ko ina-expect. Yung binibabysit ko, nagpadala ng noodles, chocolate, tsaka prutas. Ay, nilagay sa may pinto namin. Ayan, si Queenie. Nagpadala ng birthday gift ko na. Napaaga pa nga. Kasi nga daw, kailangan ko yung salt na panligo. So, pinadala niya ito yun, no? Thank you, Queenie. Tsaka si Ate Iya, nagpadala ng cinnamon roll. Ayan. So, maswerte pa rin kami kasi hindi kami nag-iisa sa bahay na kahit pa paano may nautusan or pag may kailangan ng kaunting tulong, edi nagagawa ng paraan. Hindi ko ma-imagine yung iba na kailangan pang pumunta sa ospital. Diba? Mabuti na rin yung napapagaling sa bahay. Kaya kailangan din na talaga natin ng dasal. Kung sakaling mapanood man to ng taong dumaranas ng COVID din ngayong panahon na ito, gusto kong sabihin sa'yo na kaya mo yan. Uminom ka ng maraming tubig. Tapos kumain ka kahit wala kang balasa. Magdasal ka na magdasal. Pasasa at mat gagaling at mawawala din ang virus sa'yo. So ayan, I think hanggang dito na lamang ang aking
pa-COVID. Coronavirus. Char! Ay, ganun. This is my COVID story and thank you for watching my video. And see you on my next one. Ciao, Corona! Okay, okay, okay.